Russia gears up for its upcoming 2024 presidential elections. Vladimir Putin has announced that he will seek another presidential term in Russia. 2 million Russians signed in their support for President Vladimir Putin's candidacy. We begin in Russia, where current Russian President Vladimir Putin seeks to stay in power by running in the March 2024 election. Ngayong 2024 ay napakaraming mga halalan, lalong higit sa mga superpower katulad na lamang ng United States of America at Russia. Dahil gaganapin ang eleksyon ngayong 2024 sa Russia. At sinasabi nilang good news dahil mapapalitan na ang isa sa pinaka-terror na leader sa ating kasaysayan na si Vladimir Putin ang may pakana ng isa sa pinaka-dilubyo nagkira sa ating mundo. Ang tanong ay, mapapalitan na ba si Putin at ano ang advantage kung wala na ito sa posisyon? Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Kamakailan lamang ay binanggit ni Russian President Vladimir Putin na ang giyerang pandaigdig ay ang kanyang wish sa taong 2024 sa pagputok ng bagong taon. Ngunit binabanggit ng KyivPost.com na ang eleksyon daw sa Russia ay isang ilusyon ng pagpili sapagkat hindi kinikilala ng Russia ang pagkapantay-pantay sa eleksyon. Ngunit ito ang tatlong kandidato na itinakdang tumakbo laban kay President Putin sa eleksyon sa Marso habang nagtatrabaho upang makalikob ng sapat na boto para sumali sa laban. Tatlong nominado ang kasalukuyang narehistro ng eleksyon ng Russia para tumakbo laban sa kasalukuyang Pangulo ng Russia na si President Vladimir Putin sa eleksyon ng pagkapangulo sa 2024 na tila tiyak daw na matatalo. 7 pangkandidato ang kasalukuyang nagtatangkang makalikom na kinakailangang bilang ng mga pirma upang maging kwalipikado sila na sumali sa laban. Itinakda ang eleksyon na magaganap sa Marso 15 to 17 na may potensyal na ikalawang putok sa April 7 kung walang kandidatong makakatanggap ng higit sa kalahati ng boto. Ang nagwagi ay tatalaga pagkatapos ng Mayo 7. Ang mga independenteng kandidato ay kinakailangang magsumiti ng mga dokumento sa komisyon bago ang December 27. Samantala ang mga kandidato mula sa mga aprobadong partido ay kinakailangang gawin ito ng Enero 1. Sa paglapit ng Russia sa 2 taon ng buong pwersang pagsakop sa Ukraine, inaasahan na ang digmaan kasama na ang epekto nito sa ekonomiya ng Russia ay magiging pangunahing tema para sa mga taga-Russia sa darating na eleksyon. Ang eleksyon ay nanatiling kinakailangan para kay Putin upang mapanatili ang huwad na anyo ng demokrasya nang hindi pumupukaw ng sigalot sa publiko kahit na wala naman talagang ganito. Hindi dapat maging sorpresa na wala sa mga inaprubang nominado ang tumatakbo sa isang plataforma laban sa digmaan. Si Leonid Slutsky ng Pambansang Partido ng Liberal Demokratiko at si Vladislav Davankov ng New People ay inaprubahan ng Russian National Elections Commission na tumakbo laban kay Putin noong Enero 5. Si Slutsky ang pinuno ng komite sa ugnayang panlabas ng mababang bahagi ng parlamento kung saan siya at ang kanyang partido ay karamihang sumusuporta sa anti-Western na patakaran ni Putin. Ang kandidato ng kanyang partido ay nakakuha ng mas mababa sa 6% ng mga boto sa eleksyon noong 2018. Si Davankov, isang vice speaker ng mababang bahagi ng parlamento sa state ng Duma kung saan mayroong 15 sa 450 na upuan ang kanyang partido ay lubos ding sumusuporta sa patakaran ni Putin. Si Nikoloy Karitonov, ang 75 years old na nominado ng Communist Party ay pumasa sa aprobasyon upang makipagsabayan kay Putin noong Enero 9 bilang membro ng State Duma. Siya at ang kanyang partido ay tumututol sa ilang mga patakaran ni Putin sa loob ng bansa ngunit hindi sa digmaan. Si Kartinov, ang kandidato ng kanyang partido noong eleksyon ng 2004 kung saan siya ang nakakuha ng 13.8% ng mga boto. Si Putin mismo ay tumatakbo bilang isang independyente na kandidato ngayong taon at iniulat ng Russian media noong Enero 9 na siya ay mayroong higit na 1.3 na milyong pirma na sumusuporta sa kanyang nominasyon. Na kung ating mapapansin, si Russian President Vladimir Putin pa rin ang tila nais nila na umupo bilang presidente ng Russia. Ngunit kung hindi man siya ang mananalo, makikita natin
na mga potensyal na presidente ay base pa rin sa kanilang kanya-kanyang prinsipyo na kung saan kung mananalo si Nikolai Kharitonov ay may pagpapatuloy pa rin ang mga gera kabilang na dito sa Ukraine. Kung si Slutsky naman ang mananalo ay magkakaroon ng kapayapaan sa Russia at sa panig ng United States of America dahil kinikilala niya na dapat hindi ginagawa ang gera. Ngunit sino man mga kaibigan ang makakaupo sa Russia, ipanalangin natin na hindi umusbong ang pangatlong digmaan dahil kung magkakaganoon, magiging mahirap mabuhay sa mundong ito. Ngunit ito pangako ng ating Panginoong Diyos, Isaiah 48 verse 17. Sinasabi ng Panginoon na inyong tagapagligtas, ang banal na Diyos ng Israel. Ako ang Panginoon na inyong Diyos na nagturo sa inyo kung ano ang mabuti para sa inyo at ako ang pumatnubay sa inyo sa tamang daan. Kaibigan, nais nating tumungo sa tamang daan, ang daan ng kaligtasan, ang daan ng kapayapaan na masusumpungan lamang natin sa ating Panginoong Hesus. Tayo ay lumakad dito. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo'y manalangin. Ama naming banal, mga Panginoon naming Diyos, tunay nga po Panginoon na kayo po ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na nakakaalam ng mas nakakabuti sa iyong mga anak. Tulungan po Panginoon kami, gabayan kami at iligtas kami Panginoon sa anumang klase ng kapahamakan. At itungo ang aming mga landas patungo sa daan ng kaligtasan. Purihin ka o aming Panginoong Diyos at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala pagkat ito ay aming sambut-hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.